Oh, so ano nga ba kasi yung mga kailangan talaga natin na insurance, ano? Kasi yung iba talaga ay kuha ng insurance, kailangan nyo ba talaga, di ba? Ang unang-una ay health insurance for emergency care, pandagdag sa PhilHealth, no? So, kung nandun na tayo, nagbabayad tayo sa PhilHealth, no? At meron pa tayong excess na pera, bumili tayo ng health insurance na for emergency care. Which means, kapag tayo ay tinakbo sa ospital, ay babayaran ng insurance company yung bills natin sa pagkaka-ospital natin. Hindi lang yung sa income replacement, no? Tapos kumuha din tayo ng life insurance kung tayo ay may dependents. Kung wala tayong dependents, no need. I-invest mo na lang yung pera kaysa sa bumili ka pa ng life insurance. Okay? And bumili din tayo ng property insurance kung meron tayong mga assets na dapat i-cover ng insurance na yan. Okay? So sa mga health insurance plans or health insurance packages natin, no, alin ang dapat na uunahin natin? I-prioritize natin ang PhilHealth at saka SSS dahil mas malaki ang benefit na makukuha kaysa sa HIV. Kasi aside from mga sickness benefit, no, mga hospitalization benefits na makukuha natin sa PhilHealth and SSS, napaka-comprehensive ng pwedeng i-cover ng PhilHealth. Alam natin, hindi na kaya i-cover lahat, pero mas malaki yung makukuha mo pag ikaw ay nagkasakit. At pagtutulungan ito eh, nating mga Pilipino. Yung SSS din, maliit yung kanyang sickness benefit, pero may pension. Diba? Kaya mas gusto ko yon. Mas unahin ang health insurance over hospital income benefit. Okay? So, thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan, o pakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.